kung naging ina. Tandaan nyo, when your child is born, the mother will be. What's up, guys? Kumusta? It's me, Miss Eileen. Malapit na ang Mother's Day. And I'm preparing for the big day. You know why? Ay kasi, ayusin natin ito. Alam nyo, minsan lang sa isang taon ito, pero for me, dahil halos lahat ng mga anak ko, how can you say that? Pinapahalagahan nila yung Mother's Day because for them, it's a special day na talagang kailangan ipamper ang magulang. So guys, walang, paano ko bang sasabihin yan? Walang pagsidlan? Tama ba yung Tagalog na yun? Walang pagsidlan ang aking puso, ang aking kaligayahan dahil halos lahat ng anak ko ay talaga namang nagmamahal sa magulang, rumirespeto. And I hope this Mother's Day ay ganun din sa inyo. Sana, wish ko to eh, sana lahat ng mga anak i-appreciate nyo ang inyong magulang. Alam nyo kung bakit? Kung walang magulang, wala kayo sa kinalalagyan nyo ngayon. At kung I cannot get over dun sa napanood ko kay Rafi Tulfo, yung salbahing anak na napaka maldita sa magulang. Sinampal pa niya yung anak niya. Ay, yung anak niya. Yung magulang niya, yung ina niya. Sabihin na natin, yung ina sa sobrang frustrations. Can you believe? Can you imagine this? Okay, bibigyan ko lang kayo ng maikling information para sa isang magulang na katulad ko. Like me. Ilang taon na ba akong naging ina? Tandaan nyo, when your child is born, the mother will be born again. Because you were born before when you were a baby, you grow up to be a beautiful lady, and then nag-asawa tayo. I got it? Yeah, naintindihan natin yan. Pero once nanganak ang isang babae, nagbabago ang daigdig, nagbabago ang buhay ng isang babae. Biglang nag-iiba ang priority mo noon. Sarili mo, katawan mo, pamilya mo, asawa mo, magulang mo. Pero once nagkaanak ka, ibang level na yan. Umaakyat ka sa itaas na ang dami mong i-embracein, ang dami mong isusuot na sombrero. Sabi nga sa English, I'm wearing different hats every day. Like for instance me, I'm a mom, I'm a YouTube vlogger, influencer, makeup artist, whatsoever. Lahat ng yan, iba-ibang sombrero yan. At kapag nasa loob ako ng bahay, ako ay isang ina. Kasama ng mga anak ko. At ang mga anak ko, kapag pumasok kayo sa bahay na ito, may rule na dapat sundin. Yan ay walang iba kundi ang rule ng isang ina. Pag sinabi ng mami, kumain kayo ng sabay-sabay, kain. Pag sinabi ni mami, mag-toothbrush kayo bago matulog, kailangan gawin nyo yun. Dahil alam nyo kung hindi, namamalo ako.
minsan ang magulang, biruin nyo, magpalagay na natin itong isang may edad na matanda na babae, siguro sa out of frustrations dahil maldita nga yung anak niya, talaga namang nasaktan niya. Parang natampal niya dahil ang bibigay matabil. Tagalog yun, narinig ko yun sa lola ko tuwing kapag merong batang sumasagot sa magulang, napakatabil ng dila mo. Napakamaldita mo. Ganun ang lola ko eh. Ang nanay ko, ganun din. Hindi ka pwedeng sasagot ng katulad nung napanood ko kay Rafi Tulpo. Tatampalin ka talaga, padudubuin ang bibig mo. Ako nga dati eh, tinatampal ako ng chinelas na plastic dito. Yan, dumudugo yan, pumuputok yan. Pero pag gising ko kinaumagahan, di ako nagtatanim. Mahal ko pa rin ang nanay ko. Tsaka iniisip ko, may mali kasi akong ginawa eh. Kaya ayun, may mga magulang, maling paraan yung ginamit nila sa pagsuweto sa kanilang mga anak. Pero sa loob ng kanilang puso, merong maganda silang hangarin para maituwid kayo. Mali yun na sinasaktan natin, pero kung minsan, kailangan, at nasa Bible yan, kapag hindi nakikinig ang anak, kailangan suwitohin yan. Kapag merong hindi magandang gawain at palasagot sa magulang, palalaban, dapat magpakaina tayo. We need to put them in their own place. Huwag tayong matatakot. At yung sa mga anak na palasumbat, tinulungan ko kayo. Nung may pera ako at ganito-ganyan, tumulong ako dito sa paggawa ng bahay. Nagpatayo tayong gano'n at meron akong na-share dyan. Kapag ibinigay nyo at inalay nyo ng lubos, hindi nyo dapat yan sinusumbat. Katulad nga ito, balikan natin yung napanood natin kay Rafi Tulfo na naging viral na dalawang magkapatid lumalaban sa magulang. Saan ka nakakita ang bahay ng magulang? Buhay pa ang magulang. Ang magulang hindi makakain sa dining table, bawal. Doon lang siya kakain, sila mag-asawa sa loob ng kwarto. Tinanggalan ng internet. Siyempre, wala nang hanap buhay yung matanda. Siyempre, ang mga anak na naman ngayon, ang siyang mag-aasikaso sa mga umiidad na mga magulang. Naku, nakakagigil talaga. Sarap sampalin ng batang yan. Talagang dapat lang talagang sinampal ng magulang dahil lumalaban. Pero ang mali niyang ginawa, sinampal niya ang magulang niya, ang kanyang ina. Meron akong anak, ikukwento ko sa inyo. Ganyan din, maldita, makasagot, kala mo kung sino, pero sa ibang tao, napakabait niya. Babalikan ko lang ng konti para maintindihan natin lahat ito bilang magulang at mga anak, makinig kayo. Itong anak kong to, pain in my neck. Sabi nga nung friend ko, pain in the butt. Pero nung nagalit ako sa kanya, talagang sinampal ko. Hindi malakas pero nasampal ko siya. Dahil sobrang hindi ko na kaya yung mga ginagawa niya sa akin. Pero umiyak lang siya. Hindi siya lumaban ang sampal din. Sa ibang paraan siya lumaban. Kaya ko binabanggit to, hindi para siraan yung anak ko. Para sabihin sa inyo na kahit papano, alam pa rin niya na ako ang ina, siya ay anak lamang. At nung nakatikim siya ng tampal sa akin, hindi siya bumalik ng laban.
ibang laban ang ginawa niya, pero hindi siya nanakit ng physical. Ang ginawa niya ay lumaban siya ng, huwag na natin pag-usapan dahil hindi naman yan ang topic. Pero, as I was saying, sana yung anak nung matanda, hindi niya sinaktan ang kanyang ina. Dahil pag sinaktan mo ang iyong ina ng ganyan, lahat ng tao, kahit anong katwiran ang gawin mo, kahit magtumbling ka bata, lahat magagalit sa iyo. Mali yan. Walang karapatan ng anak manakit ng physical sa magulang. Alam ko maraming ina nakaka-relate sa akin sa dinami-dami ng problema ng buhay, sa dinami-dami ng kailangan suoting sombrero ng isang ina. Siya ay ina, siya ay labandera nyo, siya ay tagapag-ahin, tagapagluto, may relasyon sa tatay nyo dahil siya ay asawa, nagmamanage ng lahat, lahat ng intention maganda ay idinulot, ibinigay, inialay sa isang anak. Tapos syempre nakaka-encounter siya sa buhay ng daming frustrations in life. Hindi lang isang araw, dalawa, tatlo, apat. 10 taon, 2 taon, 20 taon, 30 taon, dinadala niya yan sa dibdib niya. Lahat ng pain, lahat ng sakripisyo, lahat ng pangunawa, lahat ng magandang intention para sa anak. Binibigay yan, at tandaan niyo, walang magulang na maghahangad ng masama sa anak, maliban na lang kung may depresya sa utak. Ayoko sabihin sira ulo. May depresya sa utak. May problema. May medical condition. Yan yung mga magulang na pumapatay, sumasakal, naglalason sa anak. Pero kapag normal tayo, hindi natin ginagawa yun. At bilang anak, hindi mo dapat yan ginawa. Napakamali. Napakamali. At yan ay pagsisisihan mo habang ikaw ay nabubuhay. At tandaan mo to, bata. Kapag namatay ang nanay mong sinampal mo, pag namatay yan, luluhod ka at iiyak sa kanyang wake, sa kanyang ataol, sa kanyang kabaong, at sasabihin mo, nanay, patawad po. Tandaan mo yan. Mark my word, mangyayari yan. Kaya kayong mga anak, magsipag-ayos kayo. Hindi pa huli ang lahat. At huwag nating isipin masyado tayong selfish yung mga bata. Ganyan eh, idealistic masyado at tipong tingin nila tama yung ginawa nila. Alam nyo, ako nung bata at tingin ko sa sarili ko, tama yung mga ginagawa ko. Tama yung mga lahat ng desisyon ko. Tama, kasi selfish ako eh. Self-centered ako. Pero hindi ko alam yun. I'm not aware. Akala ko tama yun. Pero pag na-reach nyo ang age na ito, na katulad ko, kaya may sinasabing life begins at 40 and life begins, life starts with wisdom with when you reach 50s. I'm 59 years old, I'm gonna be 60 next year. And I got a lot of wisdom, I got a lot of good intention in my heart. Itama natin lahat ng mali. Pag-usapan kung ano yung pagkukulang, ano yung hindi maganda, hindi yung magkakampi-kampihan yung mga anak, tapos pagtutulong-tulungan yung magulang, mali yun. At mali din naman yung ang anak ay nag-iisip ng masama sa magulang na controlling ka. Bata, mali yung word na ginamit mo. Hindi controlling ang tawag doon. Dumidisiplina lang. Kasi may mga anak, kapag malaki na,
Feeling nila, bawal na silang pagalitan. May mga anak pag may pera na at mas marami silang pera sa'yo. Hindi nila kayang bumaba. Feeling nila, pantay lang kayo o kung minsan tingin nila mas mataas sila kaysa sa magulang. Kasi may pamilya na ako, may anak na ako, may pera ako, ikaw wala. Alam niyo, may isi-share ako sa inyo. Hindi ko makalimutan to. Tungkol to kay Chris Aquino. Nung kasikatan ni Jessa, na-invite kami sa launching ng Virgin... Ano ba tong... Tungkol to sa ano eh, sa may-ari ng Octo Arts, nag-launch sila ng Virgin Cafe. Ayan. Sobrang sikat mo ni launch, talagang en grande. So, nag-invite ng maraming artista. Nagkataon, katabi ko si Chris Aquino. Nagkataon din, noong mga panahon na yun, meron kaming misunderstanding ni Jessa, ang aking anak, Jessa Zaragoza. Parang napabalita na meron kaming misunderstanding. Pero yung misunderstanding na yun, ang alam ng tao doon, yung icing lang ng cake, yung kaloob, yung buong palibot lang, pero yung loob din nila alam. So, since nabalita yun, syempre, aware si Chris Aquino doon. Tapos kumakain kami, sabi ba naman niya sa akin, "Hi, Mommy! Kamusta ka?" Sabi ko, "I'm fine." Oh, balita ko, may okay misunderstanding ng anak mo si Jessa. Sabi ko, oo, tapos na yun, wala na yun, napag-usapan na namin yun. Ha, 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 alam mo, Mami, ganun talaga, sikat na yung anak mo, marami ng pera. Kasi ako ganyan din sa mami ko, nakikipag-away din ako sa mami ko. Pero, since mayaman ang mami ko kesa sa akin, ako yung nagsosorry sa mami ko. Kasi mas mayaman siya. Pero pag yung anak mo mas mayaman na sa'yo, pero ano yun eh, parang alam mo yun, hindi talaga yan bababa sa'yo dahil mas mayaman siya. Hindi ko malilimutan yun. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig nung narinig ko sa kanya yun. Parang hindi naman completely, pero nakarelate ako ng konti dun. Minsan ang anak nakalilimot, pero hindi ko naman sinasabing masama ang aking anak. Lahat ng bagay na papag-usapan. And sa lahat ng mga anak at sa lahat ng mga magulang, this is the best time para pag-usapan ng lahat, humingi ng tawad kay Mami, at alam nyo, ang mga magulang, malalambuti yan. Akala nyo, on the outside, parang mataray, stricto, pero once nilapitan nyo at in-approach nyo ang isang ina at isang, ang magulang, maglulubag at maglulubag ang kalooban niyan. Kasabihan nga, nagagalit ang isip, ang puso ay nagmamahal ng tapat, walang tigil, 24/7. Mahal tayo ng mga magulang natin. Alam din naman natin, mahal din tayo ng anak. So, bakit natin pahihirapan ang buhay? Bakit gusto nyo may daladala kayo sa dibdib nyo pagising nyo sa umaga para kayo may sako ng bigas na laging daladala nyo? Bakit hindi nyo yan tanggalin at lumapit kayo, humingi kayo ng tawad sa magulang kung may pagkukulang, mag-usap kayo. Hindi pwedeng ang magulang palagi na lang yuyuko, luluhod at mga amo ng anak. Kung minsan, kailangan magpakamagulang tayo. And here I am. Ako ay nagpapakamagulang.
magulang. Dun sa mga pamilya na may mga hinanakit sa magulang, may mga magulang may mga hinanakit sa anak, I think this is the best time na para kayo ay mag ayos-ayos. This is the best time to parang kumbaga samantalahin natin ang pagkakataon. Suot natin salamin. Samantalahin natin ang pagkakataon na ito dahil this is the best and perfect time, Mother's Day. Ano ba naman yung gumastos kayo ng konti? Bili nyo ng white flowers ang inyong mga ina. Mura lang yan. And alam nyo, pag binigyan nyo siya ng white flowers, bouquet of white roses, whatever, basta white, yan ay simbolo ng peace na tayo, Mommy. Diba, ang sarap ng pakiramdam? Tandaan nyo yan, mga anak. Pag ginawa nyo yan sa inyong magulang, lahat wash away na. Wala na yung sabi ko, ganyan, ganyan. Yung sisihan, mawawala ng lahat yan. At tandaan nyo rin, mga mami, pag tayo ay binigyan ng ating mga anak ng peace offering, ng white bouquet of flowers, tanggapin natin ang buong puso, huwag na tayo magtatanim. Because mas magandang mabuhay ng masaya, matahimik, maligaya. Happy Mother's Day to each and everyone, sa lahat ng mga ina na katulad ko. Ganun lang talaga ang buhay. Life is not a bowl of cherries, but we need to cherish our children. Tao lang din sila. Ganun din naman tayo. So, what are we waiting for? Hintayin natin ang white bouquet ng mga roses sa peace offering ng ating mga anak. Kahit hindi na nga bouquet of flowers, kahit isa lang. Tapos, buong puso nyo namang sasabihin sa magulang nyo, Mom, sorry po sa lahat ng mga nagawa ko sa inyo. Patawad po. Everything will be fine. This is Miss Eileen. Gusto ko kayong batiin ng isang Happy Mother's Day sa inyong lahat at doon sa mga anak na nagkulang, nagkamali. Never too late. There's a time and this is the best time. Say Happy Mother's Day. I love you, Mommy. Please forgive me. Diba ang sarap nun? Okay guys, baka maiyak ako. Thank you so much and have a great day and happy Mother's Day to each and everyone. Bye for now.